Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta? Kumusta? Eto, kita nyo naman, lockdown pa rin tayo. At wala tayong ibang magagawa, kundi magbigay ng mga content na ikasasaya nyo. Alright? So, ano balita sa inyo mga boss, mga best? Kumusta kayo dyan? Okay, extended na naman tayo hanggang May 15. So, konting tiis lang ha. Konting tiis lang. Matatapos din natin to. So, stay at home lang lagi guys. Advice ko sa inyo ha. Wala mo nang mga pasaway, wala mo nang mga kulit. So, hayaan muna natin makaraos tayo at saka na tayo magliwaliw pagkatapos. So, ngayon ay isang linggo na naman. At ito ay ang second installment ng ating Celebrity Sunday. Yes, pero bago lahat, gusto kong batiin yung mga nagpapa-shoutouts. Si Renzo Luis Seblos, si John Roy Nacario, si Christian Del Rosario at si Lee Robin Laraya. Yun guys, maraming salamat sa suporta. At dahil COVID pa rin, iwas-iwas tayo. Inumin na naman natin ang ating anti-COVID. Sarap talaga nito guys, pineapple juice. Okay na okay. So, eto na. Etong episode natin na to ng Celebrity Sunday ay sinuggest ni Miss April Galope. Yes, yeah. I-compare natin sa tarantula si Miss Angel Locsin. Yes! Alright, mga 90s kids, alam nyo na, crush natin yun dati. Miss Angel Locsin. Hanggang ngayon naman, sobrang idol to, sobrang idol. So, si Miss Angel Locsin, kaka-birthday niya nga lang pala noong April 23. Yan. So, she's 35 years old now. 1985 yan eh. So, 35 na si Ma'am Angel. Yes. So, guys, si Angel Locsin, okay, noong 2010, siya ay hinirang na FHM's sexiest in the Philippines. Yes. 2010. So, kanino natin siya pwedeng ikumpara? Isang magandang nilalang. Okay? Isang napakasikat na nilalang. Kanino? Kanino? Walang iba kundi sa Monocentropus balfouri. Yan! Or ang M-Balf, kung tawagin. Yes. Ang Socotra blue baboon tarantula. Yes. Walang iba. Yan lang talaga. Kasi ang blue baboon or ang M. Balfouri ay nanalo nung 2014 sa BTS. Ang BTS guys ay ang British Tarantula Society. Okay? Nung 2014, napanalunan niya ang prettiest tarantula. Okay? So, kung pagandahan lang din ang labanan, etong dalawang to, Diyos ko po, ang pwedeng i-compare. So, bukod sa kagandahan nila, taglay, okay, ang M. Balfouri ay medyo morenohin din yan. Medyo brownish. Okay, ganyan. So, tamang-tama sa beauty ni Miss Angel Locsin. Pero bukod dun, okay, napaka-defensive nito. Knowing na ito ay baboon. Yung, meron akong video ng aking M. Balfouri na nagte-threat posture sa akin. Okay? So, ganyan na ganyan din si Miss Angel Locsin. She has this very strong personality. Okay? Na yung character niya ay talagang matapang. Okay? Kaya naman nagbida yan siya sa mga teleserye like Mulawin, Darna, Lobo, General's Daughter, yung latest. Yan. Kasi nandun yung aura niya na matapang. Parang bagay na bagay yan sa mga baboon. Yes. Yan ang mga character nila. Okay? So, yan yung mga personals. Alright? So, isa pang fact na kung bakit kinocompare ko si Miss Angel Locsin sa M. Balfouri ay dahil sa kanilang pagsisimula. So, kung hindi nyo na itatanong, si Miss Angel Locsin ay nagsimula yan noong 2002 sa isang baguette series na kung tawagin ay Click. Okay. Hindi pa siya masyadong kilala that time. Okay? Pero unti-unti siyang sumikat. So, anong comparison nito to M. Balfouri, guys? Ganito yan. Kasi ang mga M. Balfouri ay opportunistic borrowers. Okay?
So, dalawa klase kasi yan eh. Merong opportunistic, merong obligated. So, UM Balfouria ay opportunistic borrower. Pag sling sila, nagbabaro pa yan sila. Talagang maghahanap yan sila ng borrow nila as slings. Pero habang lumalaki, okay, nagbubuo na yan sila ng kanilang web castles. Yan, ganyan kagagaling ang mga Embalfuri. Ganyan ang isang trait na pwede mo silang pagkumpara. So talagang maihahambing mo silang dalawa, walang duda. So ano pang magpapatibay sa comparison natin dito sa dalawang to? Okay? Guys, kung hindi nyo na itatanong din, si Miss Angel Locsin ay isang kilalang kilalang advocate of women's rights. Okay? Isa siyang philanthropist. At siya ay naging ambassador of peace. Okay? So, ang community services ni Miss Angel Locsin ay hindi matatawaran. Okay? Kilalang kilala yan siya. Siya ay isang kapatiran sa Gabriela. Okay? Mahilig siyang tumulong sa mga orphanages, sa mga mahihirap. Minsan nga, nag-celebrate pa yan siya ng birthday party niya sa Payatas. Nagpakain siya doon sa mga mahihirap sa Payatas. Ganyan kagaling sa community si Miss Angel Locsin. At kung ikukumpara mo naman, ang Monocentripus Balfouri, mga kahabi, ay ang the best communal species sa tarantula. Okay? Walang ibang tarantula na pwede mong i-communal setup katulad ng Embalfuri. Embalfuri lang talaga. Okay? And speaking of communal of Embalfuri, i-remind ko lang kayo guys na ang XOPH perhaps ay sa May 1 na. Okay? So, abang-abangan nyo na yung live na gagawin namin ng XOPH team. Kaya abangan nyo. All right? So, ayun na yung comparison natin for today's episode ng Celebrity Sunday. I hope natuwa kayo sa comparison ko kay Miss Angel Locsin at sa Monocentripus Balfouri. Okay? Kung meron kayong ibang gustong ipa-compare, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo sa comment section. Okay? Pag-aaralan ko yan. Kasi katulad nito, binigay lang to ng isang nating subscriber. So, pag-aaralan natin yan. Kung kaya ko, gagawin natin. Alright? So, maraming salamat. Happy Sunday, guys. Have a good day. God bless.